lu bang. Oh ya, 3, 1, 2. Please state your name. So I'm Kurt Daniel Tongi, from Grade 10 Curriculum, and I am the current SSG Advisor ng Paradise Farms National High School. So I'm Mr. Restipangit from Grade 10 Curriculum, an AMAP Advisor, and I'm AP Teacher as well. Hi, I am Emma Bolosen, a teacher from Grade 10 Curriculum, and currently Advisor of Special Programs. Kamusta ka naman po, Sir Kurt? Ayun, okay naman, pero medyo pagod lang. Kakatapos lang naman kasi ng klase. Ayun, okay lang naman, medyo nag-struggle ng these days kasi bago na yung new normal ngayon. So how was Ashen naman po as a student? Ay, eto si Ashen. Student ko siya dati, well, medyo nag-struggle lang sa kanya na i-grow siya as a student kasi yun nga, laging nakatulog ka. Sorry. Ayos lang, hindi ko. Back in 1986, yun nga. So, what comes to your mind when naririnig niyo yung line na People Power Revolution? So, sino nga ba? Padiernos? Miss Padiernos? Padiernos? Stand up, please. What comes to your mind when you hear the line People Power Revolution? Ano yung naiisip mo? Ano pumapasok sa isip mo kapag narinig mo yung line na People Power Revolution? Ayan, dyan tayo magaling eh. Kaya ka siguro iniiwan kasi lagi ka nakatingin sa iba. So ayun, describing her as a student, syempre, first of all, nahirapan talaga ako sa kanya actually kasi lagi siya nakatulog na sa bintana. Well, kahit nasa gitna na siya ng upuan, sa labas pa rin yung tingin niya, parang excited siya. Tapos yung part pa na lagi siyang tumatawa out of nowhere. Wala naman siyang kausap or somewhat na ganun-ganun, pero nagulat na ako tumatawa siya out of nowhere. Yung sa pagtuturo niyo naman po, gaano kayo nahirapan na turuan siya or turuan yung mga iba pa niyang kaklase sa mga klase niyo? Nahirapan talaga ako ng sobra. Kasi lalo na at ano, kahit nagsasalita na ako sa harapan, hindi talaga sila nagsitunay o kaya yung iba ay nagdadalan. Tapos, kailangan sabihin ba yung pangalan nila or pangalan nila yung attention nila para lang talagang makinig sila. Pero kahit naman tawagin mo na yung attention nila, kahit tumahimik sila ng sandali, after ng ilang minuto, magiging pa rin talaga sila. Kaya sobrang sila. So ngayon, pupunta na ako sa next section ko sa Aguinaldo. Siyempre, mag-aano naman ako ng bagong lesson. Pero siyempre, unahin ko muna yung pagkuha ko ng attendance para makita natin kung sino yung mga pumapasok at kung yung mga kapapasok. Para din, kung may problema sila, ay masabi disagad o masolusyonan. Ano klaseng pagkihirap daw po yung naranasan ninyo nung mga times na prepare kayo para magturo sa mga estudyante niyo? Ay naku, marami. Ayun, marami. Same is pagdating dyan sa mga financial needs. Minsan may mga magkakasakit sa bahay. May ako, minsan, nagkakasakit na lang din ako. So yun. Sa pag-prepare, marami ka kasing kalaban dyan. Kailangan mong itansyahin kung yung mga students mo magiging okay ba pagdating din sa pinag-prepare ng lessons. Pagdating minsan din, may mga panahon na sunod-sunod yung mga kailangan mong gawin, natatambakan ka na rin. Kaya hindi mo na paglalaanan ng panahon. Yung mga dapat na i-prepare talaga. So ayun, tapos na tayo sa Tendrizal. Diretso naman tayo sa Aguinaldo.
Ang alam ko, meron silang reporting eh. Yeah, so please state your name. I'm Rachel Logo. I am in 11th grade in UBS. My math and Paderno from grade 10 to grade 3. Hi, I'm Ashley Batonan and I'm grade 10 from Kulikuli. How was Sir Kailing as a teacher? Very strict po, especially in ano in talking in class. Kasi lagi akong nasasaway, tapos pero po, magaling po siya magturo. Maganda po yung visual aids niya, tsaka very hard work. Ayan, so, magaling bang teacher si Mr. Resti? Oo naman, huwag yung galing. Bakit parang hindi ka kumbensido? And so, aside from being a strict teacher, paano mo i-describe si Ma'am Rena? Organized teacher po talaga siya and sobrang understanding na rin yung teacher sa amin na kahit gaano po kami kainay or kakulit, andun pa rin yung pag-intindi niya sa amin. And so, gaano siya kagaling sa pagtuturo base sa opinion mo? Para sa akin, sobrang galing kasi iniintindi niya muna yung situation ng student kung bakit nahihirapan magturo sa ganito-ganyan. Tapos, siya po yung nag-a-adjust. Siya yung considerate teacher sa amin. Tapos, gusto niya po talaga na kahit anong mangyari, matututo yung bata. Parang ayaw niya, hindi niya pinapayagan na walang matutunan yung bata. Ganun po siya magturo. Paano mo i-describe yung personality ni Sir Resti? Masiyahin, tsaka masiyahin and matanong. Parang ikaw ata yung masiyahin. Sa pinakauling tanong naman natin, can you say anything or can you say something heartfelt? No, kay ma'am, kay ma'am mo. Hi, ma'am. Thank you sa pagdutod sa akin. Hi, sir. Sinasabi kay sir.
So, sobrang appreciate namin yung mga pagtuturo mo sa amin sa bawat lessons. Kahit alam namin pagod ka sa hinahanda mo kung ano man yung pituturo mo sa amin. Sobrang na-appreciate namin yun. At gusto ko lang din mag-sorry kung na-stress namin kayo sa pagiging makulit namin, sa pagiging maingay namin. And ayun po, sobrang thank you dahil ikaw yung isa mo naging teacher namin. And ayun po, I love you po, ma'am. Sana matulungan mo po yung mga ibang studente sa grade 10. Kahit sobrang hirap ng mga topic na nidiscuss mo, sana tulungan mo sila. Ayun, gusto ko lang na malaman nyo na mahal na mahal kayo ng bat na na-handle nyo kasi ang galing-galing yung pumagturo. Tapos gusto ko lang po malaman nyo na sana ipagpatuloy nyo po yung pagtuturo nyo sa iba pang estudyante para malaman nila kung bakit namin kayo kamahal na ganun kalaki. Kasi para maramdaman din nila yung pagmamahal mo sa pagtuturo at pagmamahal mo sa kanila. Yun lang. Ayan,